mukhang pulis ang gumawa. Or, well, logically, kasi sa liit ng kwarto na to, hindi ka pwedeng tumago. Saan ka tatago? Sa ngayon, may apat na pamilya ang nagsasabing kamag-anak nila ang lalaking tinotorture sa video. Kaya pakiusap ng Napolcom at CHR sa sino mang may impormasyon tungkol sa video na makipagtulungan na sa kanilang investigasyon. Trish Roque, News 5. Uy, si Coco Kisumbing. Talo pa idol. Natin yan mamaya. Idol Coco. Idol. Bakit idol? Basta, panoorin mo mamaya. Oh. Mamaya. Alamin natin yan mamaya. Pero mabalik tayo doon sa presinto. Ano? Dapat pinalitan nila na yung kulay. Diba? Iniba nila yung pintura. Kung gusto nilang mabago talaga. Baka walang budget. So parang they had to make do by moving furniture around. Pwede. And posters. Oo. Oh. Yun. Pinaglalamayan ngayon sa Fort Bonifacio ang labi ng dalawang piloto na namatay sa bumagsak na Navy helicopter sa Zamboanga City. Tanghali kahapon nang dumating ito sa Marine Headquarters. Sinalubong ito ng mga naulilang mahal sa buhay at binigyan ng military honors. Nag-alay ng misa bilang pagkilala sa kanila. Dumalaw din kagabi sa Burol sina Pangulong Aquino at Vice President Jojo Binay. Mamaya nakatakda ang libing ni Lieutenant Gerald Tamayo, habang sa Miyerkules naman si Lieutenant Tristan Joseph Corpus. Mamatayan ka ng magulang, masakit. Mamatayan ka ng asawa, masakit din siguro. Pero higit walang papantay na sa mamatayan ng anak. Yung sana man lang, yung last minute, mayakap man lang siya, diba? Wala nang ganun, kaya ang hirap-hirap. Hirap ng sitwasyon. Na-interview ko kanina, yung medyo maedad ho, yun ho yung nanay ng piloto. Ito yung asawa, yung pangalawa. Postmortem. 5:39 a.m. Mamaya sa Talo Panalo, iringan sa pagitan ng isang opisyal at gobyerno at taga-media, hindi nga ba talaga matatapos? Kapul. Hala, oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:43 na ng umaga. Diretso po tayo sa Talo Panalo. Muli na namang nasubukan ng isang opisyal ng palasyo matapos itong makairingan ang mga taga-media. Naku po, hindi na ba talaga ito matatapos? Bago natin pagtalunan, narito muna ang report. Akala ng marami, humupa na ang iringan ng mga taga-media at ng mga opisyal ng gobyerno. Pero noong Biyernes, sa presscon ni Human Rights Commissioner Coco Kisumbing, muling nasampula ng mga reporter. Do you all hear me? Ano? Yes, ma'am. I don't hear all of you. Yes, ma'am. Please raise your hands kung sinong susunod. Thank you. If you're not going to listen to me and position yourselves as I'm asking you to, I'm just gonna walk out the door. Hindi pa dyan natapos ang pag-aalburuto ni Kisumbing. The lady with the white undershirt, what's your name? Fish. And you're from? You should be nicer to the person you want to interview. Be polite and you answer her, okay? You are now, but kanina when you were there, you didn't. Don't deny it, dear. You just learn your lesson, okay? Lalo para uminit ang ulo ni Kisumbing nang mapanood sa TV ang report tungkol sa kanyang pagtataray. Pero agad namang kumambyo si Kisumbing at humingi ng paumanhin sa kanyang kilos. Mainit lang daw talaga ang kanyang ulo ng araw na iyon dahil halos buong linggo niyang inasikaso ang kaso tungkol sa torture video. And so yung nangyari this morning, do you think it hurt our relations with media? Hindi naman po. Or my relationship with you as media? No, well, particularly kayo nga po, you were scolding me, pero I understand. So, it's okay. Thank you very much, Miss Trish. So, I'm sorry to involve you in this. Tama bang naging kilos ni Commissioner Kisumbing sa pagdidisiplina sa mga taga-media? O siya naman ang talagang wala sa lugar? Sino-sino ang talo o panalo sa isyung ito? Joey Falcon, sa pool, sa News 5. Dapat dito, kumain na lang ng pandikoko. Ganun naman sabi ko dito, no? Loco Coco na nga ang tawag sa kanya, Mart. So I guess talo talaga para sa kanya to dahil Do you hear me? Para siyang grade 1 teacher. Raise your hands.
na actually di na nga approved yung mga methods na yun of disciplining children nowadays. Mm. Saan siya reporter dati? Ay, yung broadcaster siya dati? At hindi lang yun, yung magulang niya ay, I think yung mom niya is a former CHR head also. Mm. So she should be used to this kind of thing by now. Mm-hmm. So tough talaga siya. Nashock ako. Ako? Ngayon ko lang napanood yun. Ako rin eh. Hindi ako makasalita, pare. Oo, oh, para. Parang ako rin sinagalitan. You, the boy with the... Ano to? White undershirt. With the receding hairline. What's your name? Ang hirap ba, pare, kung ganun maging asawa mo, pare. See, divorce na lang. Ha? Ayoko nang ganyan. Hindi, actually, dun sa mga reports na napanood ko dun sa kabilang channels, no? Oh. Marami siyang sinabi, like, sorry ah, bad mood talaga ako today. Oh. Kasi binabantayan daw niya si Ana, yung asawa nga nung torture victim. Actually, may isang kwento pa dito na ba? Last week rin, nakairingan din siya na isang reporter ng radyo. Oh. Na parang gusto yata niya magpa-interview sa loob ng banyo, habang naglalagay daw ng makeup. Huh? Oo. Nabasa ko sa isang dyaryo na medyo, yun, uminit nga yung ulo niya kasi wait, parang... Wait, radyo naman eh. Ba't siya magpapamakeup? Hindi, yun nga yun. Parang mag-interview ako kasi, sumunod ka sa akin sa loob ng banyo, doon tayo mag-usap. Hindi ko lang alam kasi may kaleksyon. Kasi lalaki yung reporter eh. Di ba? Talo. Talo yun, talo. Ewan ko ha, kung may magpapalo. Talo. Talo pa sa ano? Talo. Talo pa, malinaw pa sa alas 4. Talo. Pero panalo ka dito, Trish, kasi nakasmile ka lang kahit na sermonan ka niya na ni Secretary Kisumbing. Naturuan ka ng maayos na PR, Trish, at para dyan, bibigyan ka namin ng medalya. Alam kong naiyak-iyak ka na ng konti, pero mahal ka namin dito sa Sapul. Ang hindi ko maintindihan dito kay Commissioner Coco Kisumbing, kanina ko pa iniisip eh. Kung itong babaeng ito eh nagme-menopause o kaya eh may tama sa utak. Mantakin mong nasa harap ho kayo, Commissioner, ng telebisyon. Alam mong naka-roll ho yung camera. You just did not use your head. Sayang ho pagiging Commissioner ho ninyo. Natagurian ka pa namang Commissioner ng Human Rights, karapatang pantao. Mm-hmm. Pagkatapos ganun hong actuations ninyo. At pagkatapos, dati pala kayong broadcaster. Mm-hmm. Okay, sana ma-excuse kita pag hindi ka broadcaster, broadcaster ka pa naman. Mm-hmm. Kung nanonood ho kayo ngayon na Commissioner Kisumbing, ayusin ho ninyo pag-uugali ninyo dahil napakasama. Mm-hmm. Hindi ho maganda yung ganun pinapakita ho ninyo. Mm-hmm. Kahit na nag-apologize kayo, tapos na ho naipalabas na. Aba, kararating ko lamang ho noon nung nabalitaan ko at pinabalita sa mga radyo, telebisyon, yung inyong actuations, Mario Joseph, ganun ho yung klaseng actuations ninyo. Sabi parang wala yun, kayong pinag-aralan. Mabuti pa yung mga walang dunong at hindi ganun umasta kayo, may pinag-aralan kayo, attorney pa siguro kayo, broadcaster pa kayo, pagkatapos ganun yung inyong pag-uugali, nakakahiya ho. Kung kayo hong asawa ko, sinipa ako na kayo. Sinabi pa niya, Erwin, no, na parang ginagawa ko to para sa inyong mga reporter para maganda yung angle niyo at hindi pa ganun-ganun daw yung ulo ni Commissioner Kisumbing. Pero, pati sorry, yung ah. May isang cameraman daw siyang sininghalan na parang, ma'am, pwede pong humirap kayo rito. Tapos sinabi nila sa cameraman parang, bakit sinasabihan mo ako ano lagi ko? Ikaw ang sumunod sa akin. Siguro ng mga oras na yun. Ma'am, kung kayo ho at your menopausal stage, I would recommend that you give it a rest. Siguro ho, pahinga muna kayo sa bahay. Mm-hmm. O kung nag-away kayo ng asawa ho ninyo, huwag niyo dadalhin sa opisina. Dahil kayo po'y opisyal, alam niyong kayo i-interviewin. At hindi ko lang alam kung ma'am, kung nagpapapansin kayo. Dahil linggo-linggo pala di sa CHR, habang wala pa silang chairman, kanya-kanya silang toka na nagsasalita. Mm-hmm. Itong linggo nito, itong si ganito, mm-hmm. itong isa. Siguro, para gusto niya maging stand out, ha? Ganun, ginawa niya. Kaya nag-stand out to kayo. Tingin mo, nagpapapansin lang siya, possibly. Yun nga. Kaso ngayon, nabanatan pa kayo. Ayusin huli niya yung pag-uugali niyo, ma'am, at hindi maganda. Pangit ho. Hindi, may kalalagyan. It's for your own good po. Yeah. Kalalagyan kayo. Magiging press secretary kayo pagdating na. Sos, Mario. Easy, boy! Easy! Baka naman, wala rin siyang pakialam kung anong tingin sa kanya ng media. Kaya ganun na lang din siya umasta. Hindi. Diba? I mean, nasa human rights ka, dapat alam mo yung mga alituntunin, dapat kalmado ka. Respeto. Oh. Yung respeto sa tao. Isn't respect for other human beings a human right? Doon nag-uumpisa yun eh. Maganda ho. May apology niya, parang medyo sarcastic siya eh. Maganda yan siguro, ma'am, kung mga nasa Muntinlupa kayo, yung executioner kayo, sa BGMP kayo, pwede kayo doon. At saka okay lang sana kung hindi yung CHR ang daladalan yung pangalan. Kumbaga, flag carrier ho kayo
rin si HR, eh. Yeah. Commission on Human Rights. Uh-huh. Tapos, you're just giving bad light to this.